sadyang merong kasagutan ang mga problema. Basta wag lang po tayong mawalan ng pag-asa. Keep your faith burning, ika nga. Mga ka-explorers, baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking munting channel. Subscribe ka na rin po para may kitain rin tayo. Thank you. Sa mga sandaling na-discovery nitong si Eman, na si Vicky pala ang ina ng batang iyon na matagal na nitong hinahanap, ay na-excite itong makita ito. Nang sumipot na silang dalawa sa tapat ng bahay ng batang iyon, ay pabilis ng pabilis ang pagtibok ng puso nitong si Eman, na kung saan ay isip ito ng isip sa kung ano ang pangbungad na sasabihin nito dito kay Vicky. Manong, maraming salamat po sa paghatid sa akin dito. Pasok ka po muna at magkape. Masarap magtimpla ang mama ko. Pag-iimbitang wika nitong si Emma. Hindi na nag-atubili pa itong si Eman at agad na tinanggap ang imbitasyon sa kanya ng batang iyon. Nang papasok na itong dalawa sa bahay ng batang iyon, ay natameme itong si Eman nang bumungad sa harapan niya itong si Vicky. Ngunit ramdam pa rin itong si Eman ang galit sa kanya nito. Dahil hindi man lang siya kinibo nang magkaharap ang mga ito. At parang nagalit pa ito nang nakita niya itong si Eman. Anak, sino na naman yung bisita mo? Bakit mo pinapasok dito yan? Sa sunod ha, huwag ka nang magpapapasok ng kung sino-sino. May iba dyan, mabait lang kung tingnan, pero manluloko pala. Wika nito sa anak niya na may halong pagpaparinig dito kay Eman. Mabait po siya ma, at parang kilala kayata niya ma eh. Tugon naman ng anak nito. Nakaupo lang itong si Eman sa mga sandaling iyon at nakikinig sa usapan ng mag-ina. At nang maya-maya'y inabutan ito ng kape nitong si Emma. Manong, kape ka ho muna. Namangha itong si Eman sa batang iyon sa mga sandaling iyon dahil sa sipag nito at pagiging maalalahanin. At saglit na pumunta ito ng tiyangge para bumili ng tinapay. Sa mga sandaling wala ang bata doon sa bahay nila, ay sinadya nitong si Eman na lapitan at kausapin itong si Vicky. Habang nagluluto ito, ay nilapitan niya ito at kinausap. Vicky, ang tagal kitang hinanap. Dito lang pala kita matatagpuan sa di ko pa inaasahang pagkakataon. Pambungad na wika nitong si Eman. Oh, bakit pa ako hinanap? Di ba masaya ka na doon sa kabit mo? Galit na tugon naman nitong si Vicky. Sa mga sinabi nitong si Vicky ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag nito itong si Eman. Matagal ko na sanang gustong sabihin to sa'yo, Vic. Noong gabing iniwan mo ako ay umuwi ako ng maaga para sana aminin sa'yo ang kasalanang nagawa ko. Pero hindi na kita naabutan. Vic, hinanap kita kung saan-saan at hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo. Yung pagkakamali kong yun ay hindi ko yun sinadya. Nagiinuman lang kami sa mga sandaling yun ng mga kaibigan ko, nang bigla na lang sumama ang pakiramdam ko at nakatulog ako. Pagkasunod na araw pagkagising ko ay yun na ang pangyayaring may katabi na akong isang babae. Na frame up lang ako, Vic, sa mga sandaling yun. May gustong siraan ako para maagaw nila ang pamamahala ng kumpanya ng ama ko. Sana'y maintindihan mo ako at mapatawad. Nang mapansin nitong si Eman na hindi nakikinig sa kanya itong si Vicky at parang wala nang nararamdaman pa ito sa kanya, ay binabuti na lang nitong tumahimik na lang at tinanggap na lang ang katotohanang wala na siyang babalikang asawa. At nang lalabas na sana itong si Eman ng bahay na iyon, ay bigla na lang nagsalita itong si Vicky. Iiwan mo na naman ba ako ulit? Sa mga sandaling narinig nitong si Eman ang mga katagang iyon,
ay labis ang sayang naramdaman nito. At dali-dali nitong nilingon at binalikan at niyakap itong si Vicky. At sa puntong iyon ay nagkapatawaran ang dalawa. Natigil lang ang yakapan ng dalawa nang kunwaring umubo itong si Emma sa likuran nila. At sa puntong iyon ay pinakilala na nitong si Vicky itong si Eman sa anak nito. Anak, si Eman nga pala ang totoo mong ama. Nang sa hindi pa natatapos magsalita ang ina nito, ay dali-dali nang lumapit itong si Emma sa ama niya at niyakap ito. At sa mga sandaling iyon ay nagyakapan ang tatlo. Simula sa araw na iyon ay muling nabuo ang pamilya nitong si Eman. At kumpara sa dati ay mas pinatibay na ito sa kasalukuyan. Ngunit habang masaya itong si Eman na nabuo ang pamilya nito, ay unti-unti namang nabubuo ang malaking problema sa kumpanyang pinamamahalaan nito. Nang bigla na lang, nagsikalasan ng ibang mga investors ng kumpanya niya sa di niya malamang kadahilanan. At sa puntong iyon, ay nag-isip ito ng mabuti sa kung anong magandang gawing desisyon. At ang isang naisipan nitong gawin ay maghanap ng panibagong mga investors na mag-i-invest sa kumpanya nito. Isang araw, nagkaroon nga ito ng pagkakataong makausap ang mga prospect investors nito. At kinailangan nitong si Eman na umalis pansamantala para sa isang importanteng meeting. At sinama nito ang asawa nito para mayroong maghalili sa kanya. Ngunit habang nilalakbay ng mag-asawa ang daan papunta sana sa pagdadaosan ng meeting nila, ay di inaasahang nabundol ng nagraragasang truck ang sasakyan ng mga ito. At ang masakla pa ay bigla na lang umapoy ang sira-sira nilang sasakyan at nasunog ang mga ito doon sa loob. Sa pangyayaring iyon ay labis ang paghihinagpis ng mga tauhan nitong si Eman sa kumpanya nito. Ngunit mayroong nag-iisang kasamahan nito sa kumpanya na labis na kinasaya ang pangyayaring iyon. Dahil sa pagkawala nitong si Eman, ay siya na ang magiging susunod na CEO ng kumpanyang iyon. At Chad ang pangalan nito. At nangyari ngang, siya na ang namamahala ng kumpanya nitong si Eman. Sa tatlong buwang pamamahala nito, ay malaki ang pinagbago ng kumpanya. At lumabas na agad ang tunay na kulay nito. Pinapahirapan nito at sinisiraan ang mga empleyadong loyal pa rin dito kay Eman. At dahil sa napag-alaman ng mga ito, ang mga kabulukang ginagawa niya sa kumpanya, dahil sa palihim pala nitong ninanakawan ang kumpanya nila, ay binalak niyang sibakin ang mga ito. Ngunit isang araw, sa araw mismo nang sisibakin na sana nitong si Chad, ang mga empleyadong loyal pa rin dito sa dati nilang boss na si Eman, ay bigla na lang may dumating na isang misteryusong lalaki sa office nila. At sa puntong nasilayan na ito nitong si Chad, ay labis ang takot na naramdaman nito at nanginig ang buong katawan nito. At napatigil ang lahat ng taong nandun sa opisinang iyon. Hanggang sa nagsalita na itong si Chad, "Hindi to maaari. Patay ka na. Patay ka na, Eman." "Oo, patay na nga ako. Patay na ako sa pag-aakala mo. Palabas lang ang lahat ng iyon, Chad. Dahil yun lang ang naiisip kong paraan para lumabas ang totoo mong kulay. Chad, matagal na akong may pagdududa sa'yo. At ngayon lang napatunayan. Isa kang ang anay sa kumpanyang ito. Simula sa araw na ito ay ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo sa kumpanyang ito." Hindi na nakasagot pa itong si Chad sa mga sandaling iyon dahil sa lantad na sa lahat ang kasakiman nito. Sa pangyayaring iyon ay nagdiwang ang mga tauhan nitong si Eman at simula rin sa araw na iyon ay nakabangon ang kumpanya nito galing sa pagkadapa. At naging matiwasay ang pamumuhay nitong si Eman kasama ang mapagmahal nitong asawa't anak. Mga ka-explorers, ugaliin po nating magpatawad
dahil yan ang isang susi sa pagpapatatag ng pagsasama. At iwasan po nating maging sakim sa yaman at kapangyarihan. Dahil sa huli ay ang mapapala lang natin ay kalaglagan.